Sino ba ang artista na naging jowa ko din? So, noong mga kapanahonan na naging indie actor pa lang ako at nasa Star Magic pa lang ako, so, sino yung mga artista na na-chok-chak na talaga or naging nakarelasyon ko? Minsan talaga, ikaw lang makakatupad ng wish mo. What's up guys? Welcome back to my channel. So yun mga lalabs, so for today's video mga lalabs, so ngayon, sasagot tayo ng mga question sa aking Facebook account dahil marami ang mga nagko-comment doon. So yung isa sa mga sasagutin natin ngayon ay medyo ang mga bakla nito pag alam mo yon, pag medyo ano yung mga yung tinitingnan ng mga bakla pag nila yung itong vlog na to, medyo alam mo yon, tataas ang kilay ng mga baklang ito dahil ano. So yung kaya yung unang question mga lalab, so meron na bang sino ba ang artista na naging jowa ko din? So noong mga kapanahonan na naging indie actor pa lang ako at nasa Star Magic pa lang ako, so sino yung mga artista na na-chok-chak na talaga or naging nakarelasyon ko? Okay, so actually mga lalabs, noong mga panahon na medyo ano pa tayo talaga, yung mga kumbaga nag-shine pa yung ating ano, yung ating future, so yun, so okay, sige, actually hindi ano ko talaga to, tinatago ko talaga tong question na to. Ang tagal na talaga ang mga may nagpipim sa akin ito na meron din bang bukod ba sa mga model, meron din ba ako mga natsok-tsak na mga na artista talaga? Siyempre, ako pa ba magpapatalo? Siyempre, meron. Okay, so ito siya mga lalabs. Noong mga panahon ng mga 1980s, sobrang sikat itong batang ito at sobrang alam mo yun, guwapo, macho, at noong mga kapanahon ng talagang pinagdidilian talaga tong artista na to talaga. So ang kanyang pangalan ay si Toffy Calma. Ayan, so noong mga kapanahon na nakapasok na ako sa showbiz at nagkaroon ako ng maraming film. So yun, so meron kasi si Toffy Calma kasi nung medyo hindi na siya sikat, so naging indie actor na siya, gumagawa siya ng mga indie film. So yun, so medyo kaya ako medyo ano na ako no, medyo alam mo yung umangat-angat na rin ako noon. So ang so magkakasama kami ni Toffy Calma noong mga panahon na alam mo yun na nagkaroon na ako ng maraming project. So ang si Toffy Calma nung una nakita, medyo alam mo yun kasi medyo maedad na si Toffy Calma ngayon, di ba? Kasi siyempre nung mga kabataan pa niya. Ngayon, gwapo si Toffy Calma nung kabataan at ang ano ko dahil na di ba, ano ko di ba? So ayon sa aking pagsisiyasat, si Toffy Calma ay naging ano, parang ano, yung parang sikat talaga ba nung mga kabataan niya talaga ba? So yun, so medyo ano yun nga, medyo alam ko walang maniniwala sa akin sa aking vlog na to dahil siyempre marami ang mga baklang tataas ang kilay. Okay, so si Toffy Calma sobrang ano to, sobrang alam mo yun, kaya lang naman kami naghihiwali ni Toffy Calma dahil siyempre diba ano siya, diba artista siya, diba, at medyo alam mo yun. So nung una dahil nung mga panahon kasi ano kasi nag-live Jasmine pa lang ako, so talagang ang kinikita namin hindi peso kundi dollar talaga. So nung sa live Jasmine pa ako, ang lakas talaga naming kumita dahil malakas ako sa live Jasmine nung mga panahon na yun eh. So nung una okay naman kami ni Toffy Calma, kaso nga lang isa sa mga bagay na hindi ko gawin, yung alam mo yung ano, yung halimbawa 'di ba magi-date kami, tapos alam mo yung ako lagi ang taya, so yun, ayoko na ng ganyan. Alam mo yung nagmukha akong paano bang ano yan, ano bang term yan, nagmukha akong mamasang or something ganun na pag magdi-date kami, pag mag-aalis kami, pag mag-mall kami, so ako lagi ang taya, oo parang ganun. So
parang napansin ko yun na parang ako na lang lagi kasi nung umpisa kasi syempre ba ano ka medyo nung mga talagang marami ano medyo galante talaga ako pag mga alam na pag may mga guwapo pogi talaga so nung umpisa talaga nagpagalante talaga ako talaga alam kung saan kami makakarating magdi-date kami yung dalawa pero si typical ma mayaman at yung sa mayaman talaga dahil si typical ma kasi meron siyang malaking bahay dyan sa ano eh sa Paranaque, sa may sukat Banday, ang laki ng bahay niya. Kaso nga lang, syempre, di ko alam kung kuripot siya or alam mo yung ganun, di ko alam kung... Pero pag andun naman ako sa kanila, hindi naman siya kuripot. Kumbaga, gastos niya, parang alam mo ganun. So talagang nagkahiwalay, siguro talaga, hindi lang talaga tadhana sa aming dalawa na magiging kami talaga. Alam mo yun, hindi tadhana na magiging kami or hindi tadhana na, alam mo yun, na kaming dalawa, magkatuloy ang kaming dalawa. Syempre, alam mo naman, di ba, sa same-sex, di ba, same-sex relationship, di ba, kapag nagtikima na kayo at nagsawaan na kayo, goodbye Philippines na kayo. Parang gawin lang ang eksena. Pero syempre, kung sa gwapo at sa gwapo talaga. Nung sabi ko nga sa inyo, noong mga kapanahunan na si Typical may sobrang sikat talaga, crush na crush ko talaga at medyo syempre kasi ano eh, 20 ang alam ko yata 20 years ang agwat ni Typical ma sa akin, 10 years mga something ganun eh. Kaya nga nung nakilala ko siya, bata ano pa rin naman siya, gwapo pa rin naman siya, kaso nga lang medyo may edad na, nasa late. Kasi ako noon, nasa 19-year-old pa lang ako noon eh. Siya nasa 38, mga something ganun. Pero ano, parang may lasa pa din. Pero syempre, ako kasi nung mga talagang ano pa talaga ako, yung talagang shining star pa lang kasi talaga ako talaga, nung talagang marami pa akong ano talaga, yung marami pa akong project. Ano din ako eh, magaling din ako sa dead. Alam mo yung magaling akong magmang dead ma, parang ganun. So na-realize ko ngayon na ano, yung mga question, yung mga nagko-comment sa aking YouTube channel na may mga tanong na sino mga artista na ang mga nakarelasyon mo. So isa si Typical ang mga nakarelasyon ko. So, pangalawa, hindi ko nasasabihin, no, kasi nasa JMA siya eh. At baka mamaya, ano, baka mamaya matsugi tayo, baka mamaya, alam, ma-entonsis tayo, no. So, yun, sinagot ko lang yung mga nagtatanong lang sa akin, sa aking Facebook account, kung meron ba akong naka-relasyong artist. Oh, siya, man ako pa ba? Diyos ko, halos na model niya eh, mga model mga, di ba, nakita niyo naman sa akin, ano, di ba? So, bago ako nagkaroon ng scandal, yun, so, talagang, ano, talaga, ang dami kong mga model na sikat na, alam mo yun, na chok-chak talaga. Pero, syempre, ngayon, hindi na tayo, alam mo yun, hindi na tayo bata, hindi na tayo, alam mo yun, hindi, syempre, hindi naman lahat ng panahon na sa atin ang, ano, di ba? So, kumukupas tayo at, alam mo yun, at, medyo alam mo yon na hindi lahat ng panahon is sa atin, parang bola. Ang bola ay umiikot, di ba? So minsan nasa taas tayo, nasa baba tayo. Pero syempre, ngayon, hindi ko naman sinasabing nasa baba, mahirap ako. Hindi ko sinasabing ganoon. So yon, by the way po, shout out sa aking mga beneficiary dahil halos lahat na sila ay nagkaroon na sila ng mga bagong sapatos. At medyo meron na lang kasi ang lahat ng mga beneficiary ko ay nasa 16. So halos sa 10 sa kanila ay nabigyan na, so 6 na lang. So isipin mo, dahil sa pagbablog ko talaga nabigyan sila ng bagong sapatos. So yun, so back tayo sa ating vlog for today's video. So yun, so nga hanggang ngayon naman si Typical Ma kasi ngayon nasa USA si Typical Ma ngayon at medyo mataas na yung kanyang ano ngayon kasi nagbebenta to siya ngayon ng what do you call this one, ng mga condo units sa ibang bansa. So talagang malakas na naman kumita si Typical Ma ngayon. At sabi ko nga sa iyo, si Typical Ma, love na love ko yan talaga. So kung sinong bottom sa amin dalawa, syempre ako ang bottom, top si Typical Ma, hindi naman bottom yun, top yun. So yun, so nakita kami ni Typical Ma noong mga kapanahon na gumagawa ako ng pelikula. So yun, at ano din siya, gumagawa din siya ng mga fair. So doon kami nagkita. So that's all for today's vlog mga lalad. So sa mga hindi pa nakapag-subscribe ng aking YouTube channel, I am inviting everyone to please subscribe my YouTube channel and please don't forget to hit the bell button para updated kayo sa mga bagong videos na upload ko. Always remember mga lalads na kung may pangarap ka sa buhay mo, gawin mo lang ito sa legal na paraan. Dahil minsan talaga,